kami nagbabalik. Sa inyong generasyon kami mag-aasik. Tukulit pa sa'yo, di mamamatay. Kahit na ano, istilin nyo kami ay sasabay. Umalagdana sa aming paglaban. Buko na hanggang ngayon, hindi matitibad. Kami mananagin sa laman. Kasi kami na mula na patuloy sa pag-aabang. Okay, ngayon kasama natin ang Dugong Pasay, mga original na mga Dugong Pasay, Blood, Fuck, and Joss Anito. Gusto ko lang malaman talaga kung paano nila nagawa yung Mahalin Mo Ako na nag-hits talaga na kanta nila noon. Kaya pwede mo ba ipaliwanag yung kaya Joss Anito? Actually, yung Mahalin Mo Ako, may isang babae ang gusto na na-busted ako. Pang-busted pala talaga siya, kuya. Pang-busted so. Talaga ako kasi pag nakita yung lyrics ng Mahalin Mo Ako, ang bagsak talaga yung busted talaga. Talagang parang ang sakit-sakit sa damdamin ng kanta na yun. Talagang may iiyak ka rin. Mahalin mo ako. Kumbaga parang talagang desperado yung lalaki doon na ano. Kumbaga hango pala talaga yun sa tunay na buhay ni Kuya Joss Anito. Kumbaga spirit. May inspirasyon pala talaga yung kanta. May kabaliktar yung jacket. Tapos may jacketin mo ako nga pala yun. Kasi nabasted kami yun. Nabasted ako. Nabasted, no? Kaya binastos ko. Binastos mo na? Ayan, so ayan ha. Nalaman na natin. Concept release ni Kuya. Kumbaga parang... parang alter ego ng kanta. Alter ego, bastos talaga. Kasi na-busted nga eh, di ba? Kasi kaya ito yung mahilig sa mga bastos na kanta eh. Kaya sabi ko, yun ya, sabi ko, dirty song. Ko, may nakilala rin sa pangalan dati, Jacqueline. Jacqueline mo ako, no? That's experience ko lang yun eh. Ibigay ko lang dito lahat eh. Eh, si Kuya Blood Pack, ang original na Dugong Pasay yan. Nag-record to po ito, mahabang 10 hours eh. Nanulugan nga ako ni Andrew eh. At nanulugan ni Andrew yun. Pero kinakabangan ako eh, puta. Kasi di experience ko lang eh. Kaya ito, mahabang 10 hours sa sagawa. Ano ko mag-10 hours habang nire-record yan? Natulog na si Pedro. Nakatingi si Andrew. Talaga. Sabi ni Andre, boy ah, ito, ano, sandali lang. Kaya mo yun, tinubo mo rin. Natulog na pala. Kaya nagawa ko yung darunin mo ako, na-boxes ako, nag-i-cut yun. Hindi ah, masakit. Masakit. Nasakta nga pala talaga nun, no? Nakakilala ko si Jacqueline. Doon mo naman nakakilala si Jacqueline, muwa ko. Wala, no? Parang technician ko yan, technician pangalan ko, muwa ko eh. Sa Virginia. Tapos ko may ikutin ng kabataan ko. Sa Virginia. Jacqueline. Mo ako. Ayun pala yung lyrics na gano'n, no? Sobrang galit ko. Nagawa ko ng bastos dyan. Kumbaga nabasted ka sa Mahalin Mo Ako eh, no? Sobrang basted ko. Nagawa ko ng bastos version yung Mahalin Mo Ako. Yun, sakto eh. Kasi sabi ni Kuya Andrew, sakto. Gawa mo ng bastos version yung Mahalin Mo Ako. Yun yung yan. Ah, yun pala yun. Eh, yung pinaka-history ng Mahalin Mo Ako. Ito ay Rebel Cruiser. Lahat kami dati, walang bastos ng Galang Records. May kanya-kanya ako. May kanya-kanyang flows nangyayari. Ngayon. Yung kami dapat tawa ako din yung DFT kasi bastos na ako eh. Eh yung DFT bastos din. Eh di siguro ko talaga kasi nagkaroon ng sariling sistema yung sila eh. Si Bibiglan. Bibiglan. Actually, hawa-hawa ka ng Bibiglan. Yung mga susunod sa kanila. Ayun ang nangyari doon. Kaya yun, yung Chinese Mafia, kumbaga may hawa silang artist nila. Ganun. Ganun pala. At sila Jeffrey Tam yun eh. Oo, Jeffrey Tam. Chinese Mafia, malulupit din nila rapper. Jeffrey Tam. Lahat na pumasok ng bagong rapper, hawa ka na kung nang batch ng Dunggalo. Ganun pala yung plano talaga dapat. Ganun yung plano yun. Alam mo naman, makadunggalo talaga tayo eh. Ang nangyari doon, nagkasira-sira, kaya di na tuloy yung Dunggalo. Hindi na gano'n. Mention nila na kanya-kanya lahat na lang siguro.
mga kanya-kanya. Sa ano na nila, larga. May bagong pumasok ng bus sa mga gaya mga kids. Yun, yun pala yun, no? Kumbaga, pinabayaan na lang ng ulang bus ang gano'n. Sa ano nila, gano'n ang mangyayari. Gano'n pala ako. Papapabalaan. Sa sanito yan, kasi lagi siya kasama. Kasi lagi ako nandoon eh. Oh. Lagi ako ni Kuya Andrew dati. Yan ang kasama ni Grabber. Ilang pelikula ang sinamahan niya. Yung hot dogs na binibenta natin dati. Binibenta ko binibenta. Idol natin, yan ang talaga ari natin eh. Oo, binibenta ko binibenta ko binibenta. Noong time na... Ayun ang ari natin. Noong time na kawalan na si Kuya Andrew, binibenta ko nila yung... Mga hot dogs. Kaya support ang talaga ng Kuya Andrew. Solid naman yan si Kuya Drew. Ay, so, pagmahal talaga. Thank you more. Ang first time, binibenta namin. Ay, nangyari. Tanga, alam mo ba, pag nandito si Andrew, panaanak yung takasagay doon. Ah, panaanak yun. Ako ba, panag-ahatid kay Mayling. Kami nag-ahatid. Kaya ni Mayling. Ni Mayling, oo. Oo, no? Doon sa ano, meron siya na yun yung ano, FedEx niya. Sa FedEx. Sa pangwati, sa pangwati, sa pangwati, pinapati sa amin. Kaya pinapati sa amin, Peter, noon. Hindi siya nagbibigay ng mamahali na ano, pagkain. Pananap yung tsaka. Kadalas kami kumakain sa mga noodles, noodles sauce. Parang mahilig talaga sa noodles si Kuya ano eh, no? Si Kuya Drew eh. Noodles sauce. Jowa pa niya ni Sierra, chill. Chill. Oh, so, yun, shoutout kay Ate Maylin, no? Tsaka kay Kuya Drew. So, ano, maalala niyo ako? Yun, no? Kami. Kaya, no? Mga talagang original na Donggalo to. Dugong Pasay, talagang solid to. So, ngayon, alam na natin kung ano yung history ng Mahalin Mo Ako. JJ Natividad, shoutout sa'yo, best friend ko, kinakanta mo na umiiyak ka. So, ngayon, ayan, pinaliwanag na ng mga... Dugong Pasay talaga, ha? Busted oh, busted pala. Sakto-sakto na busted ka nga nun eh, kaya ka nag-iiyak dun eh. Oh, sige. Thank you, guys. Thank you. Yeah, Dugong Pasay.